Para naman po sa patuloy na paggabay, ito ang Taguig CEDSU or City Epidemiology Disease Surveillance Unit. Thank you po, Mayor, at magandang araw sa mga kapwa kong Tagigenyo. Lagi naming panalangin na kayo ay nasa ligtas at maayos na kalusugan pa din. Sa ulat ni Julia ng Trend, nanatiling mababa ang bilang ng nagkaka-COVID sa ating lungsod, ngunit hindi tayo dapat maging kampante dahil maaari pa din tayong mahawa ng COVID. Kaya't patuloy po sana tayo sa ating tamang behavior sa pag-iwas sa sakit. Ang tamang pagsuot ng face mask, madalas na paghugas o pag-sanitize ng ating mga kamay, pag-observe ng social distancing, at maging up-to-date po tayo sa ating vaccination status. Tatalakayin po natin ngayon ang kaso ng isang 44-year-old na ginang na nag-positive sa PCR test noong unang linggo ng Pebrero. Siya po ay naging watcher ng kanyang kapatid nang ito ay na-admit dahil sa hirap ng paghinga at panghihina. Na-diagnose ang kanyang kapatid na may sakit na TB o pulmonary tuberculosis. Upon admission, sabay na sumailalim sa COVID testing ang magkapatid kung saan lumabas silang parehong positive sa COVID. Kung symptomatic ang pasyenteng kapatid, ang ating kaso naman ay nakaranas lamang ng mga mild symptoms kagaya ng sakit ng lalamunan at sipon. Makalipas ng 10 araw na confinement ay bumuti na ang pakiramdam ng kapatid at tuluyan na silang nakauwi. Sa pagsisiyasat ng CEDSU, nalaman namin na wala ni isang bakuna na tanggap ang kapatid habang isang dose lamang ng COVID vaccine ang natanggap ng ating kaso. Napakahalaga ang makatanggap tayo ng bakuna laban sa sakit na COVID. Kung nakatanggap kayo ng bakuna, mas mainam na makumpleto ninyo ang primary series ng inyong vaccination at makakuha kayo ng booster dose. Sa report ng UK Security Health Agency, published last January 21, 2022, nakita nila ang vaccine effectiveness laban sa symptomatic COVID disease ay nasa 50 to 75% kapag may booster dose. Vaccine effectiveness of 80 to 95% naman against hospitalizations and 95 to 99% against death o pagkamatay dulot ng COVID. Ipinagtitibay lamang nito ng pag-aaral ang kahalagahan ng pagiging up-to-date sa ating COVID vaccine series, kaya't magpa-booster na po kayo. Kung kayo po ay high risk na magkasakit ng COVID, katulad ng mga economic frontliners, mga senior citizens, mga may comorbidities o immunocompromised, hinihikayat namin kayo na magpa-swab test regularly. Madali po kayong makakapagpa-swab test ng libre dahil mayroon tayong 31 testing sites sa ating mga barangays. Maaari din kayong magpa-schedule for smart testing gamit ang inyong Trace account para sa ating drive-thru testing facilities sa BGC at Lakeshore Hall sa C6, sa Park and Test sa Vista Mall Parking Building, at sa Hagonoy Mega Swabbing Facility. Sa mga bedridden, mga PWDs at seniors nating kapamilya na hirap nang lumabas ng bahay, maaari kayong magpa-schedule ng home swabbing via our LingUp testing program. Tumawag lamang kayo sa ating mga telemedicine hotlines. Kung nangangailangan naman kayo ng isolation or quarantine facility, kung kayo ay magkasakit o magkaroon ng exposure sa isang confirmed COVID case, ang Taguig ay mayroong malilinis at magagandang quarantine hotels kung saan kayo makakapagpagaling sa pangangalaga ng ating mga doctors at nurses. Ang inyong lungsod ay handa po kayong tulungan sa inyong pangangailangan kung kayo ay magkasakit sa COVID. Ngunit mas mahalaga na maiwasan natin na mahawa at magkasakit dito. Kaya't payo po namin ang laging pagsunod sa ating mga minimum public health standards. Face mask, hand washing, social distancing, at magiging up-to-date sa ating vaccination status. Muli, ako po si Jelisa Sadural, CEDSU Disease Surveillance Nurse, na nanatiling nakaantabay sa inyong kalusugan at kaligtasan. Be healthy and stay safe. Maraming salamat po.